natin sa unang-una po sa aking pamilya na lagi pong nakasuporta dito po sa aking advokasya. Pangalawa po, para po ito sa mga mahal kong Balagtasenyo sa bayan ng Balagtas, para sa inyo po ito. Muli po, nag-decide ako na magtayo ng isang business kasi parang 9 years na ako sa SM eh. So, ang ginawa ko, nag-aral ako. And then, nung nakaipon ako, dati lang din ako nag-freelance, nag-makeup ako sa labas. Tapos, nag-eyebrow ako sa labas, kung saan-saan. So, kahit ano, madami akong pinagdaanan. So, kasi culinary din ako. So, nagluluto din ako sa labas, sa mga weddings, sa debut. Ayun. Tapos, nag-decide ako na magtayo na ako ng business. So, nung nakaipon ako, nagtayo ako ng business. So, 30 years old ako noon. And after a year, nagtayo ako ulit ng second branch. So, yung business ko is facial spa, Bro Trends Aesthetics Clinic. Tapos, so, right now, dalawa na yung branch namin. Tapos, ngayong 2022, meron na akong milk tea shop. Ang inspirasyon ko sa pagninegosyo, sabi ko kasi sa sarili ko dati, kung kaya ng iba, kaya ko din. So, yun, na-inspire ako sa mga nakikita ko na dati lang din silang employee, tapos naging CEO, na meron na silang iba't ibang business. Sabi ko, kaya ko din yun. Sabi ko, ayun, kaya nagtayo ko ng business ko. Nice ko pong magpasalamat sa NGOTV Network, NGOTV Awards, sa iginawad nila sa akin parangal ngayong 2022. Sobrang nakakagalak po ng puso, nakakataba ng puso. And nice ko rin pong i-congratulate lahat po ng nakatanggap din ng awards ngayong 2022. Sana po mas lalo pa natin pagbutihin po para po sa ating kinabukasan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Lito Polintan mula po sa bayan ng Balagtas, probinsya po ng Bulacan. Ako po ay nagpapasalamat dahil isa po tayo sa bibigyan po ng recognition. Unang-una po nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Pangalawa po sa bumubuo po ng NGOTV sa kanilang organizer, sa kanilang staff. Dahil po doon po sa ating advokasya, na LP Fire and Rescue Volunteer. Yun pong advokasya natin ay tinatagpo natin. 8 taon na po ang nakakaraan. Tayo po ay bumili ng 2 fire truck na tumutulong po sa bayan ng Balagtas. Hindi lamang po sa bayan ng Balagtas, kundi rin po sa mga kalapit na bayan po natin sa Bulacan. Ganon din po, bumili rin po tayo ng isang ambulansya na nagagamit po natin sa ating bayan. Ito po lahat ay libre, wala pong binabayaran yung ating mga kababayan. Kaya po, ito pong recognition na to ay inaalay po natin sa unang-una po sa aking pamilya na lagi pong nakasuporta dito po sa aking advokasya. Pangalawa po, para po ito sa mga mahal kong Balagtasenyo sa bayan ng Balagtas, para sa inyo po ito. Muli po, ang inyong lingkod, Kuya Lito Polintan, ay nagpapasalamat po sa NGOTV. Lagi po tayong mag-subscribe sa NGOTV. Maraming salamat po. Good evening to everyone. I'm Engineer Lynn Alegre. By profession, civil, geodetic, and sanitary engineer. I am the regional director of Region 4A Rizal Chapter MRRD. PDP Laban President Antipolo City.
Secretary General PDPL Rizal Chapter. I am the President of Santa Antipolo City. At the same time, Chairwoman of Eagle Club, Manila. I am running for Senator under the slate of Partido Federal Maharlika, Coalition of PDP Laban. My advocacy, scholarship program for the student, livelihood program for the women sector, and also the palupa or being a geodetic engineer. Lahat ng problema na palupa, hindi lang sa pribado or sa public land. Gusto ko po magkaroon ng batas sa palupa para yung mga mahihirap po mabigyan ng libreng palupa. At the same time po, iko-continuous ko yung proyekto ng ating presidente, Presidente Duterte, ang Build Program, like yung mga kalsada na manggagaling po sa farm to market na magkakaroon po ng development. Kasi maraming kabundukan na maraming farmers doon na nagtatanim ng iba't ibang produkto pang kabuhayan. Ang problema lang po natin, hindi maibababa ang mga produkto ng agad-agad dahil sa hindi maayos ang kalsada. Gusto ko po suportahan ang lahat na Build Program ni Presidente Duterte tulad ng hospital, paaralan, mga schools na iba't ibang barangay or sa sulok po ng iba't ibang lugar. Nagpapasalamat po ako sa NGO, TV Network, sa lahat po na suporta at ang NGO, TV program, continues ang pating ng iba't ibang mga programa at makakatulong sa bayan natin. Tulad ngayon, nagkaroon po ng NGO TV Awardee Program dito po sa Bulacan. Nagpapasalamat po ako kay Derek Nico, kay Kuya Gabby, sa lahat po ng support na binibigay nila sa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ginagawa sa aming organization ay yung tutukan yung pangangailangan ng mga estudyante sa panahon ngayon. Dahil nga pala pa po tayong face-to-face, nagbibigay po tayo ng tulong. Higit sa lahat yung mga pangangailangan nila sa mga module at school supply, bond paper sa mga estudyante, mga schools at mga kailangan nila. Lalo nang higit sa lahat yung mga Xerox machine na ibinibigay natin. Yun lamang po. At maraming salamat po sa lahat ng miyembro ko na patuloy na sumusuporta sa aming gawain upang tugunan yung pangangailangan ng mga estudyante. Higit sa lahat, congratulations po sa lahat ng awardee dito po sa ating bayan ng Pulilan, sa ating lalawigan ng Bulacan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, sa lalawigan ng Bulacan, sa pangunguna po ng ating punong lalawigan, Daniel Fernando po. Ako po si Engineer Jaime Del Santos, kinatawa po ng Knights of Columbus ng San Jose del Monte. Kami po ay narito upang magbigay po ng konting mensahe sa aming mga advokasya sa ngalan po ng kasamahan po naming mga NGO. Kami po ay nakikisa. Ang Knights of Columbus po ng San Jose del Monte, kami po ay bumubuo ng mga gawaing pansimbahan. Pinalalakas po namin ang advokasya ng pansimbahan, pampamilya, pangkomunidad, ang aming pagkapatiran at siyempre po ang ating samahan ay isa pong makabayan. Kami po ay malugod na nagpapasalamat at sa aming mga programa, kami po ay sinusuportahan po ng aming simbahan at sa pangunguna din po ng mga LGU, ng local government, kami po ay nabibigyan ng mga pahintulot, mga gawaing pangkomunidad, pampamilya, at ng aming pagkapatiran sa samahan ng simbahan. Kami po sa Knights of Columbus
ay nagpa kasalukuyang gumagawa ng mga pangsimbahang aktibidades, pangkomunidad, at higit sa lahat po, kami po ang panuntunan ng aming mga komunidad bilang isang taong simbahan. Kami po ang dapat na manguna sa aming po mga gawain, sa aming mga pag-uugali at aming mga pagsisilbi sa aming pamilya. Kaya po, sa pangunguna po ng aming punong lalawigan at ang mga kasama kong NGO na narito sa gymnasio, kami po ay sana po ay masuportahan at kami po naman ay patuloy na gumaganap bilang isang non-government organization na kahit po kami po ay walang sweldo o walang kapalit, ang aming pong sarili, kaisipan at ang aming pong mga diwa ay nakapaloob sa pakikipagtulungan at upang mapakinabangan ng sambayanan. Maraming salamat po, unang-unang po sa aming punong lalawigan at sa NGO TV. Kami po ay nagpapasalamat. Sana po huwag niyo po pong pababayaang i-like, i-share. Dahil po, isa pong isang advocacy na siya makatutulong po para sa ating mamamayang Pilipino. Ilaman po, magandang hapon po at mabuhay po tayong lahat.